kapatid, eto na, opisyal lang dineklara ng PAGASA ang simula ng tag-ulan sa Pilipinas. Paano? Tuloy-tuloy kasi ulan na itong mga nakaraang araw. At ramdam na rin po ang hanging habagat o ang southwest monsoon. Kaya huwag nang magtaka kung ganito ang eksena sa mga susunod na araw. Malakas na ulan at matinding traffic. Samantala, palapit na ng palapit sa bansa ang low pressure area na huling nakita po sa silangan na Samar. At sabi ng PAGASA, eh, wala naman ito ganong epekto. Pero posible na itong maging bagyo bukas o sa susunod na araw. Samantala, pinalakas pa yan ng Intertropical Convergence Zone na sumapul sa gitna ng bansa. Ang ITCZ at hanging habagat ang dahilan po ng malakas sa pag-ulan kanina at ang malawakang buhos ng ulan na posible ring maranasan bukas. Nako, umaga pa lang bukas, posible ng ulanin po ang Panay at Negros. Sumunod ang susunod po ang Hilagang Mindanao pagdating ng tanghali. At saka ito kakalat sa Southern Tagalog, Bicol Region, Metro Manila at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Kaya mga kapatid, nako, ready na lagi ang mga payong. Pero maiba tayo. Nagyosi ka ba? Nako kapatid. Ngayon ay World No Tobacco Day. Okay, sabi po ito ng World Health Organization. Dahil halos 6 na milyong tao ang namamatay sa lung cancer taon-taon. At 600,000 daw dito ay dahil sa second-hand smoke. Kaya dapat, healthy lifestyle. Hindi ba, Mr. President? Pero kung no smoking lang pag-uusapan, nako, matinding halimbawa ang siyudad ng Davao. Ayon sa interaction.com, 10 taon ng matagumpay ang Davao bilang smoke-free city. At kinilala nga ito ng Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Nako, mapala daw ang mga taga-Davao na magkaroon ng pinunong pinahahalagahan ang kanilang kalusugan. At higit sa lahat, may political will. Okay? Aba, e basta Davao, political will talaga. At yan po ang ulat panon sa ngayon. Ako po si Lord De Vera.